gagawin, tatrabahuhin bago mo makamit yung sahod mo dito sa YouTube, no? Papagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back po sa ating YouTube channel, no? So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako napunta dito sa YouTube, no? So ang number one kong dahilan kung bakit ako nag-YouTube, alam nyo na yun, no? Sa lahat ng mga YouTuber, no? Alam na nila yung number one na dahilan kung bakit tayo nag-YouTube, no? Siyempre para kumita ng pera. Ito yung pinaka number one na dahilan natin kung bakit tayo nag-YouTube, no? Siyempre ako, dati, nanonood ako ng mga video ng mga vlogger at nainganyo ako, parang naikayat nila ako na mag-vlog din. Akala ko kasi dati, kapag ka naging vlogger ka, kikita ka agad ng pera. Pero napaka hindi pala ganun kadali. Napakarami mo pang gagawin at tatrabahuhin bago mo makamit yung sahod mo dito sa YouTube, no? Kailangan mo munang mamonetize. At kailangan mong mag-viral, no? Kailangan mag-viral yung video na gagawin mo. Upang nang sa ganun, makilala ka. At kapag nakilala ka, yun na. Doon na magsisimula yung earning mo. So, 4 years na akong nag-YouTube at ngayon taon pa lang ako na monetize, no? So, wala pa tayong sinasahod kahit piso kay YouTube, no? Pero malaki na rin yung naipuhunan natin at nailabas natin na pera para kay YouTube, no? Kasi dati bumibili ako ng mga gamit para sa aking pag-vlog, no? Kagaya ng mic na to, kagaya ng cellphone, yung mga iba pang mga gamit, no? Mga tripod, mga ano, mga tsetsera-tsetsera, yan, no? So marami na rin tayong naigastos pero wala pa tayong income, no? Pero thanks God ako kasi kahit papano monetize na yung channel ko, no? So may kasiguraduhan na tayong makasahod tayo kasi monetize na. Kumbaga sa ano yung bawat video natin na ina-upload, meron na siyang earning. Hindi kagaya dati na wala talagang gawa ka lang ng gawa ng mga kung ano ng video para magkaroon ka ng views, no? So ito yung pinaka number one na kailangan natin sa ating pagiging YouTuber, yung ma-monetize tayo at yung maging creative tayo sa paggawa ng mga video, no? Kasi kapag gumawa tayo ng video na nag-viral at trending yan, no? Tuloy-tuloy na yan. Basta yung content na ginawa mo, yung nag-viral, yun na yung gagawin mo, no? Pero hindi naman siya talagang totaling panghabang buhay na ganun, no? Kasi may time na yung ginagawa mo na yun, nawawala na siya ng views. Kaya kailangan mo ulit mag-isip ng panibagong content na gagawin upang sa ganun, maiba na naman yung viral na gagawin mo, no? So, napakarami naman na YouTuber na gumagawa ng kanya-kanyang strategy, diskarte, no? Sa paggawa ng content. Meron mga funny video, meron mga prank, meron naman mga kalokohan, meron naman yung basta kanya-kanyang diskarte. Meron yung skills nila, ginagamit nila sa pagbablog, no? Halimbawa, ano sila, artist, tattoo artist, yun yung content nila. O, drawing, portrait, yun naman yung content nila, no? So, ako, random content lang, no? Pero marami akong skills na hindi naman talagang magaling talaga. Parang ano lang, kapirasong talent. Ganun lang, no? Pero at least kahit papaano, marami tayong skills, no? Pero yung number one skills natin, syempre yung ginagamit natin sa pagkatrabaho, no? As a house painter, no? So, ayun yung skills ko, no? Trabaho ko. Nagpipintura ako ng mga bahay, condo, mga building, ganyan. Sa trabaho yun. Pero sa pagka-vlog, iba yun. So, sa pagka-vlog, wala pa akong permanenteng content, no? Pero, nag-iisip talaga ako kung ano yung content na gagawin. Kasi dami kong ginagawa ng content, Gumagawa ako ng content na ako lang yung mag-isa, tapos meron akong kausap, sarili ko lang din. Pero, napakahirap kasi masyado akong mahihain. Kaya, pagka gumagawa ako ng video, parang awkward kasi parang natatawa ako sa camera at hindi ko mapakita yung ano yung dapat na expression ng content, no? Hindi kagaya ni Angelo DC tapos si Manoy, no? Yung Bicolano na content creator din, no? Yun,
Yun yung mga isang ano natin, mga idol natin, kaya sinusubukan din natin gawin. Pero ang nakapaghikayat talaga sa akin na maging content creator is si ano, Kong TV. Siya kasi yung inspiration natin. Kaya tayo naging YouTuber. Problema nga lang eh, masyadong mahina yung IQ natin. Kumbaga sa ano, hindi tayo makaisip ng magandang content dahil marami rin tayong iniisip at ginagawa sa buhay, no? Siguro kung mayaman tayo, eh talagang makapag-focus tayo sa paggawa ng content. Kaso mahirap lang tayo. Parang ano lang, sulput-sulput lang, no? Ganyan lang talaga. Wala pa tayong inaasahan na trabaho, no? Pero kung sakaling, ayun, sumasahod na nga tayo, magkaroon na tayo ng income dito sa YouTube, eh mas mainam na trabahuin na natin yun at solida na natin yung mga content, no? Kasi ako naghahanap din talaga ako ng mga kasama. Mas maganda kasi yun na meron kang kasama sa ginagawa mo na gusto rin yung ginagawa mo, no? Kasi mas magkakaroon kayo ng suportahan sa isa't isa. Mahirap kasi yung ikaw lang tapos pinanghihinaan ka pa, imbis pa na kasi yung loob mo, wala, babagsak ka talaga. Pero thanks God pa rin ako, kasi kahit papano eh paunti-unti yung mga bagay na gusto ko eh unti-unti rin siya nagbubunga, no? Nagugrow at nagugrow na siya. Kahit na konti lang yung views, konti lang yung nanonood sa atin, ang mahalaga naman eh nakakapag-upload tayo ng mga video. Kaya ikaw na nanonood, kung baguhan ka pa lang sa pag-YouTube, no? Make sure na kung mag-upload ka, eh isurebol mo na yung mga content na gagawin mo, no? Huwag yung kung ano-ano lang, kasi marami nang gumagawa niyan at hindi siya nagbo-boom. So kailangan maging creative tayo at maging wise sa paggawa ng mga video, no? So ito lang muna ang upload natin sa umagang ito, no? Kasi meron pa akong pupuntahan. Pupunta pa ako sa Robinson dahil kukuhain ko ngayon yung aking NBA. Kasi kahapon yung release nun, pero nag-apply ako sa Alabang at nagkaroon kami ng okay naman. At kukunin ko ngayon yung aking NBA para kinabukasan, back to Alabang na ulit, pasok na ulit, no? So work na naman tayo, no? So yun lang mga kapatid, God bless. At magkita-kita tayo sa sunod natin mga video. Paalam.